Dumating ako sa Dubai na 2009 kasi nga back in the Philippines, nagtatrabaho ko sa isang shipping company and nalaman ko na may hiring ang sister company namin dito sa Dubai. Kaya sabi ko, sige, itatry ko yung luck ko na mag-apply. Pero when I came here, unfortunately, isa sa mga requirement nila dapat may driving license na. So, as tourist visa, hindi ka allowed na kumuha ng driving license eh. So, ang nangyari, I got an offer from an ice cream company sa loob ng airport dito sa Dubai, kaya yun yung ginrab ko. Okay. Yan. Galing to po from where, sir? Sa Pinas? Okay, my parents are from Iloilo talaga. Pero nagtagal kasi ako sa Manila. So nagtrabaho ako sa bangko, and then shipping company. Then saka ako nag-Dubai. Okay. Pagdating mo, anong taon nga po sa Dubai, sir? Sorry? 2009. Then 2009. Mm-hmm. Ano po ang... Oh, wait lang. Bumabagsak ang aking camera. Saglit. Bakit siya bumabagsak? Tingnan, ilak ko nga ito. Wait lang, one more. Okay. Teka lang, putol na siya. Okay. Ayun, okay na to. Okay, sorry. Phoenix ko na. Okay. Ayun, so dumating ako dito sa Dubai as tourist visa. So, syempre as tourist visa, ang plano ko talaga is yun nga, pwede kang mamasyal, at the same time, pwede kang magpasa kasi ng mga CV mo sa mga companies. Pero yun nga, naswertuhan ko na hinire ako ng isang ice cream company. Kaya yun, so hinire nila ako as their employee. So nagtagal ako doon ng 4 years. Okay, that time kasi, ang ginagawa ko lang, it's my intention talaga bakit ako nagvo-vlog, it's because nung time na nagpa-plano ako pumunta ng Dubai, naghahanap ako ng mga information online kasi nga I wanted to make sure na ang desisyon na gagawin ko na lilipat ako ng Dubai is hindi ko pagsisisihan. So nag-google ako, punta ako sa YouTube, wala akong mahanap na platform na makapagbibigay sa akin ng correct information na kakailanganin ko. So, yung ako na nandito, sabi ko, why not to start doing that? Since nandito na ako, so I can be the first-hand information ng ilang mga kababayan na gustong pumunta sa Dubai, kaya nag-start ako mag-vlog. And then, na-discover ako ng isang malaking newspaper company dito, na which is for Filipino. So, doon nila dineclare na ako yung kauna-unahang Filipino vlogger sa Dubai na nagpo-focus more on Filipino community yung content. Kaya yon. Yung unang mga contents ko talaga is ano yung itsura ng bahay na tinitirhan ko, saan ako nag-grocery, saan nakakabili ng baboy, or saan yung mga pwedeng pasalan ng mga Pilipino dito sa Dubai, tapos paano mag-apply ng trabaho. Parang lahat ng content ko are based on my experience, kaya nakarelate agad yung mga viewers. Tapos po, 2009. So, oo. Pagdating mo dyan, sir, nagbablog ka na agad nun? No, hindi. Parang nung nakakuha na ako ng work, ayun, so after couple of months, nakabili na ng konting gadget. So, doon ako nag-start. Sige, sisimulan ko na to. So, sa una, napakahirap kasi hindi ako sanay humarap sa camera. So, I don't know exactly kung ano yung magiging style na gagawin ko. Kailangan ko ba yung tuloy-tuloy lang na shot o kailangan ko mag-edit? Eh, ang problema ko before, hindi ako marunong talaga mag-edit. So, ginagawa ko, tuloy-tuloy lang yung shots. Very raw yung contents.
So wala siyang edit-edit, as in dire-diretso lang siyang dugtong-dugtong. Tapos doon, so mas na-feel ng mga viewers na, teka lang, mas authentic, mas sincere yung vlog. Kasi nga, wala siyang drama. Kumbaga parang real life yung clips na yun na isishare ko sa YouTube. Eh, ano po? Anong pakiramdam? Parang ginahapanood sa'yo? Yung ganun, parang itong unang purpose mo, bakit ka po nag-vlog? Sir, ano yung unang pumasok sa isip ko? Bakit gusto? Pakita yung may mo dyan. Ayun. Una, medyo weird na parang, ay, teka, may nanonood pala talaga sa akin. Di ba nga, there are millions or billions of videos sa YouTube, tapos yung ikaw yung mapapanood. So, medyo weird na una, pero at the same time, may satisfaction siya kasi nga, yung purpose ko talaga is, yun nga, whatever man yung experience na meron ako dito sa Dubai, I wanted to make sure na yung makapanood sa akin is may matutunan sila dun sa experience ko, or they can avoid yung mga mistakes na ginawa ko nung nandito ako sa Dubai. So, masarap na pakiramdam na, alam mo yun, lalo na yung viewers mo are from other country, yung hindi ka naman nila kilala, pero they are starting to trusting you. So, parang mas nagkakaroon ako ng voice na i-share yung buhay ng mga Filipino na nandito. So, mas mahirap, kasi nga effort yung pag-video eh. Pero masarap in a sense na, alam mo yung may nagme-message sa'yo saying thank you, parang kahit wala pa ako sa Dubai, feeling ko properly oriented na ako sa lugar, alam ko na kung saan ako pupunta, yung ganon. So yun ang masarap na part ng pagiging vlogger. Sir, nung nagsisimula ka pa, inaral mo ba to or eventually, di ba? Diba sa mga sumikat to, tapos may pera na rin dito sa vlog, inaral mo ba ang video niya, inaral mo ba mag-edit, o naghanap ka po ba ng tip? Anong ginawa mo, step, sir? Nung mga unang time na nagbablog ako, wala talaga, as in raw. Parang feeling ko kasi, parang yun yung gusto ng mga tao, na as in talaga yung i-record mo lang, tapos dire-diretso lang, yun yung feel nila. Pero nung later on, naisip ko na, teka lang, parang sumobrang haba na kasi ng mga contents na meron ako. So sabi ko, siguro it's about time na kailangan kong, kumbaga parang 5 minutes lang or maximum 10 minutes yung pwede kong gawing vlog. So doon ako nag-aral mag-edit. So, swerte naman natin ngayon, napakaraming mga apps na madaling mag-edit dati sa phone. Pero ang ginawa ko nung na-realize ko na parang ito na, may recognition ako from Filipino community, gusto ko nang i-improve ng konti yung contents. So, nag-aral na talaga ako. So, nag-aral ako ng Adobe Premiere, nanonood ako ng mga tutorials sa YouTube, at tawag nito yung storya na ginagawa ko is, as much as I can, is kung ano yung mga request ng mga tao. Kasi, content should also be based on dun sa kanilang request na gusto nilang malaman na buhay ko dito sa Dubai. So, kailangan ko mag-adjust, at kailangan ko magbigay ng, tawag nito, mas kung ano yung demand ng mga viewers na gusto nilang malaman na information dito. Although, there are some rules kasi dito sa Dubai na kailangan kong i-follow. So, as much as I can, kinokontrol ko pa rin yung content ko na hindi ako magkaroon ng issue dito sa Dubai. Kasi at the end of the day, ano lang ako dito eh, tourist pa rin ako dito. So, may mga ibang side ng storya na hindi ko pwedeng ilabas. Sir, yan. Ano yung pinaka di mo malibing mo ng story na nagawa mo? Bakit? Well, I think sa akin yung merong ako natulungan isang kababae na dito na nagkaroon siya ng cancer. So, hindi ko kasi content yung mga ganun. Ang contents ko lang is paano pumunta dito, saan namimili ng pagkain, saan pwede mag-apply ng trabaho. Suddenly, sabi ko, may nag-approach sa akin na baka pwede ko daw sila tulungan. So, sige, tinry ko. Sabi ko, baka mas magkakaroon ako ng mas magandang purpose sa vlog na ginagawa ko kasi nga nakakatulong na ako sa may sakit. So, ito, any announcement na ginagawa ko online, may mga followers akong nagbibigay talaga ng tulong. Financial man yan, or listen, nagkakaroon kami ng taong nito, nagtitinda kami sa ano dito sa Dubai ng mga used clothes, used books para lang makulit yung amount na yon na itutulong namin doon kay Alden, yung name nung kababae na may cancer before. So masarap sa pakiramdam na alam mo yon, yung nagsimula lang ako
na mag-vlog para lang tumulong sa mga kababayan na paano yung buhay dito. Pero later on, ito na may buhay na tayong sinisave. Ayun. So, ang sarap ng ganung pakiramdam. Pero mahirap, kaya siya unforgettable para sa akin. Kasi alam mo yun, habang tumatagal, nagiging close ka doon sa ano eh, sa subject mo, doon sa tao na gusto mong tulungan. Ang problema, yun nga, parang gumaling siya, tapos bumalik yung sakit, tapos yun nga, namatay. So nung namatay siya, parang, alam mo yun, yung tipong napamahala sa'yo yung tao, parang you started to question yourself na may kulang ba sa ginawa ko, sana nagdagdag pa ako ng siguro extra effort pa na, alam niyo, matulungan siya doon kasi nga nilipat siya sa Pilipinas eh. Kasi kailangan nasa air condition kasi yung bahay niya. So, alam mo yun, yung namatay siya, parang feeling ko ilang araw din ako hindi nakapagtrabaho ng maayos kasi mahirap. Yung tipong gusto mo talaga siyang gumaling. So, kaya siya unforgettable para sa akin dahil yun yung pinakamasarap na naging purpose ko siguro as a vlogger dati. So, after noon, kahit ganun ang nangyari, tumuloy pa rin ako tumulong. May mga bata kaming tinulungan, na lumaki yun siya. May ali kami din tinulungan na pinauwi sa Pilipinas kasi may ovarian cancer din siya. Pero syempre, yung mga ganitong klaseng sakit kasi, hindi ko control eh, na hindi lang siya sa gamutan. So, dumarating yung point talaga na may ilang pag namamatayan, ay, doon ako nahihirapan. Kaya sabi ko, parang tingin ko hindi yata to para sa akin kasi naaapektuhan ako sa iba pang mga ginagawa ko na pagtulong sa mga kababayan. So, unti-unti, ginagawa ko, hindi na ako nagsobrang focus doon kasi hindi ko kaya emotionally. Pero ang ginagawa ko pa rin is, dinadivert ko sila kung saan yung tamang organization sila pumunta, saang charity dapat sila pumunta. Kung ba yung mga experience na yon, nag-gain ko yung knowledge na sino yung charity na pwedeng lapitan, ano yung pwede mong gawin, saang hospital ka pwedeng pumunta. Yun yung naging learning naman para sa akin na kahit hindi ko na siya ginagawa ng tawag nito katulad dati, marami akong information na pwede pa rin itulong sa mga kababayan na gustong humingi ng tulong sa akin. So ngayon, bukod sa parang from your own money or dun sa kinikita mo sa YouTube yung itinutulong mo, sir, paano ba? Okay, so luckily nga I am monetized na ako sa YouTube. So sabi ko, aminin natin marami talagang may mga financial problem dito sa ibang bansa. So sabi ko, sige, whatever man yung earning na meron ako dito sa aking YouTube channel, sinishare ko yon. So it's either tawag nito, it's either yung nga yung ako magbabayad para sa kanilang Emirates ID or pa medical nila. Pero hindi ko siya ina-announce publicly ha, kasi nga marami ang hihingi kasi talaga. Pero there are some talaga na, alam mo yun, yung i-direct message kanila, so tinatry kong kinakausap. Kung alam kong makakatulong talaga sa kanya yung amount na yun, so maglalabas ako. Tapos ang ginagawa ko pa, since may followers na ako before, nagbibenta ako ng mga t-shirt para lang ma... whatever man yung income na meron ako from YouTube dati, mas mag-generate pa ng mas marami. Or yung worst scenario na pwede kong gawin is, yun nga, lalapit talaga ako sa mga followers ko sa ibang bansa. So, marami pa rin mga mababait na mga expats na willing talaga silang tumulong, lalo na kapag, let's say, ako, kilala nila akong tumutulong ako. So, whatever man yung, let's say, yung request na pwede kong gawin sa kanila, pinagkakatiwalaan nila ako na totoo yung pagtulong na gagawin namin. So, yun yung ginagawa ko para makatulong financially. Pero mas more on ako sa non-financial support. Dito sa abroad kasi ang kadalasan problema ng OFW dito is homesickness lang naman eh. Or problema nila sa trabaho. So parang ako yung nagiging kuya nila. So alam mo yung isang tawag lang or i-meet ko lang sila somewhere, mag-uusap lang kami. That is more than enough and they're very thankful para sa ganun. Yung may mapagsumbungan lang sila ng problema. So ako yung taga-absorb ng problema nila, pero I am blessed din na somehow,
alam mo yon, yung based on my experience at since parang kuya ang tingin nila sa akin, nakikinig naman sila. Opo. Sir, yun. Tapos, dahil ba marami na rin nakakakilala sa'yo, pero kaya pinasok mo na rin po ang hosting? Paano ka po napunta sa program hosting, sir? Okay, I think yun yung reason kasi parang kilala nila akong vlogger, so in-expect nila na madaldal talaga at medyo makapalamukha. So may kaya yun ang dahilan ko bakit na nagkakaroon ako ng hosting ano tawag ito part-time. So okay naman, masaya naman nung una na nakakatakot kasi iba yung vlog. Yung vlog kasi parang ikaw lang at saka camera mo or you can choose a location na walang masyadong tao. Pwede ka magsalita doon. Pero kasi, alam mo yun, yung may audience ka na sa harap ng libu-libong tao, iba, napakahirap. Pero kasi, ano eh, ako kasi yung tipo ng tao na kapag inuuhang ko na yan, I have to give my best. Kasi parang, this is an opportunity eh. So, kahit kinakabahan, ang importante, ang confidence kasi para sa akin is, kailangan alam ko yung program. Kailangan kilala ko yung audience. So kapag kapisado ko na yung lahat, then wala nang problema kapag nasa harap ka ng mga tao. So malaking income din kasi sa hosting dito. Kaya sayang yung ano yung mga weekends na wala kang ginagawa, then mag-host ka na lang. Tapos sir, parang sino ang kaisip? Kilala niyo po si Kuya Oyobay? Parang binalaktan niyo daw po yan, tama po ba? Or... Okay, yung offer naman, yung sa GMA Pinoy TV kasi, I think naghahanap sila dati ng additional segment host nila sa kanilang magazine show or like, oh yeah, magazine show. So, naghahanap sila ng additional segment host. So, nahanap nila ako kasi nga first Filipino vlogger. Ang plano dapat is i-invite lang ako para isama ako sa isang segment as guest. Pero nung nagsushoot na kami, on that day, hindi pa tapos yung shoot namin, in-offer na nila direkta sa akin na okay, meron ka bang kontrata sa ibang channel for hosting, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala naman. So, ayun na, direkta in-offer na nila na kung pwede daw na magtrabaho ako sa kanila. Then sabi ko, why not? Di ba? That's another opportunity na napapasukin ko. And kaya yun, hindi na ako tumanggi. Ako pa ba tatanggi? Di ba parang tiga lang TV hosting na to, ibang level na yun. Pero sir, ano pa po? Parang working visa ka pa ba dyan? Or sino lang pinaka-employer mo niyan? Mm-hmm. Okay. Before kasi, syempre, kailangan talaga natin dito ng employer para mag-stay dito sa Dubai. So before, meron pa akong boss. So ang isang nakikita kong problema doon is, alam mo yun, yung limitation ng pwede ka gumawa ng content. Kasi ang pwede mo lang gawin is during your day off. So, lahat ng shoot namin, kailangan itapat ko sa day off ko. Plus yung vlog ko din, itatapat ko din siya sa day off ko. So, napakahirap. So, kailangan ko, sabi ko, I have to make a decision. Itutuloy ko ba tong vlogging na to or tong hosting na to? Which is, alam ko that I am very happy doing that. Or, mag-focus ako sa corporate world. So, malaking decision. So, ang ginawa ko, I wanted to make sure na kung ano man yung pipiliin ko dito sa dalawa, hindi ko siya pagsisisihan. So, I've given myself enough time to save money, to plan, and to prepare yung skills ko pa if mag-full-time na ako as vlogger. Kasi, siyempre, as influencer, kasi hindi siya fix yung income katulad ng regular employee ka eh, na every month may aasahan kang sahod. So ang ginawa ko ay I build my profile, tapos nagkaroon ako ng mga long-term contract with some big brands na nandito. So nung nagkaroon ako ng enough na what do you this na client na alam kong that can sustain my needs and for my family at saka yung pagbablog ko, then I decided na okay, sige, I have to quit yung trabaho. Then I'll go full time. So one solution para magkaroon ako ng visa is ito nga, to open my business. Kasi if you have your business dito, you have the license, and then I can stay here na and I can do itong business na meron ako at the same time nagagawa ko tong passion na meron ako, which is mas malaki yung kung kita kung masipag ka lang. Ayan, ikwento niyo po sa akin.
akin yung inyong business, sir. Ano po yung inyong business? Okay, so ito, marami ako na-attendan ng mga pa-seminar before about business or financial literacy. And sabi nung isang speaker from the Philippines, sabi niya, if you wanted to open a business, may mga situation where you don't need a capital talaga to start the business. Ang kailangan mo lang is yung utak. So, ang ginawa ko, oh nga no, so if you have a perfect plan, business plan, and if you are confident na alam mong magiging successful to, then maghahanap ka lang ng investor. Kung mga may mga tao dito sa mundo na they don't have a business plan but they have money. So, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng negosyo. So, I planned a business plan na kung saan online, kay Filipino, and kailangan limited edition lang siya. So, hindi siya masyadong, tawag nito, costly ang operation kasi nga online lang siya, so we don't have to have a shop na kailangan namin bayaran on a monthly basis. We don't have to hire a lot of staff kasi dito kapag nag-hire ka ng staff, mahal. So, yun yung naging concept. Kaya sabi ko, okay, since I am thinking of having a business and at the same time, ginagawa ko pa rin itong mga gusto kong gawin, which is itong vlogging, influencing, or brand ambassadorship, plus itong TV hosting. So, yun yung perfect plan na po pwede sa akin. Online business na hindi mo kailangan tutukan ng every minute. Okay? Tapos, kailangan mo lang dito ng isang magandang social media support and syempre yung sa website para it will just going to run itself. So, ikaw, ang gagawin mo lang is kailangan may taga-response ka lang sa mga email or sa mga inquiries. So, ang naging diskarte ko para mas hindi pa siya ganun kagastos, we hired people in the Philippines. So, we have 3 staff na nagtatrabaho na nasa Pilipinas sila nakabase. And, syempre, alam mo naman pag Pilipino talaga, wala kang question sa trabaho na kailang ibigay para sa inyo. Tapos, ito, nagagawa ko pa rin yung ibang bagay na ginagawa ko. So, ang kagandahan ng dalawa is that I can use itong platform ko, which is my passion, to also promote and use my connection dito sa business na meron ako. So, yun ang dahilan kung bakit napasok ako sa kaya ko na business, which is a limited edition watch. Okay, tinatawag ko itong Filipino luxury brand. Kasi ang concept talaga ng watch is to empower Filipino. So, isa sa mga advocacy ko say, as a vlogger is to inspire Filipinos, to empower them. Yun yung pinaka-concept ko eh. So, gusto kong, kaya isinama ko yung idea na yun dito sa business na to. That what I want is, na tayong mga Pilipino, kahit nasa ibang bansa tayo, kaya nating, kung hindi man pumantay, kaya nating umangat sa ibang lahi. Okay, magaling tayo eh. Okay, ang kailangan lang natin is a platform. Kailangan lang natin is yung a platform to showcase yung talent na yon. And the advantage of working dito sa Dubai is most of the companies dito, nag-hire sila ng tao based on skills, not based on profile kung saan ka nag-aral sa Pilipinas, kung ano yung natapos mo, hindi ganon. So there are some job or some mga job dito na skill-based. So, yun yung isang advantage ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. So, itong watch company na meron ako is yung first watch na meron kami is Gabriela Silang. So, kilala naman natin si Gabriela Silang ay siya yung namuno. Okay, naging general siya ng revolusyon sa Pilipinas. Right? So, this is the character of a Filipina na matapang. So, bilang isang OFW, what I want for our buyers na bibili ng watch na yon is it will remind them that they are wearing a watch na may dugo ni Gabriela Silang. So, ibig sabihin, they are also a Gabriela Silang dito sa abroad na hindi sila sumusuko, na palaban sila. So, alam ko yung mga OFW palaban naman talaga eh. Pero they just need to have that reminder. Kaya nga, naisip ko, sige, it should be a watch kasi you can wear it every day at lagi mo siyang tinitingnan. So every time you look at your watch, nandun yung symbol ng pagiging Pilipino. So if you are going to see yung mga designs namin, napakagandang mga iconic elements ang nilagay namin doon that it will remind you that you are a Filipino.
not anytime, okay, Pilipino ka at kaya mong lumaban sa buhay dito sa ibang bansa. So yun yung storya nung kung bakit ako napunta sa pagninegoso. Yun. Sir, yung paano pinuhunan mo na sorry, if I may ask, magkano po ba ang isang watch, sir? Parang, kasi luxury siya. Medyo pinabahan ata ako sa price niya, sir. Magkano po ang isang Gabriel City, yung watch na ito pinibenta po? Okay, yan yung unang challenge ko dati nung pinag-iisipan na namin yung pricing and all. Nasabi niya, do you think papatok ito? Kasi nga, for a Filipino brand, normally ang iniisip agad ng mga tao, it should be very affordable eh, or cheap price lang. So sabi ko, ito nga eh, I wanted to be the change. Yun yung challenge na gusto kong baguhin. Na dapat tayong Filipino dito sa abroad, dapat hindi tayo, alam mo yung tinitingnan ng mababa. Okay, yun yung reason din kung bakit ako tinatry ko na it's either sumabay or pumasok sa mundo ng mga non-Filipino mga activities dito sa Dubai. So, what I want is a Filipino brand, kaya nga sa limited edition, not everyone will have this kind of watch. Kasi for example, for our Gabriela Silang, si Gabriela Silang kasi pinanganak siya noong 1731. So, meron lang 1,731 pieces na ilalabas namin dito. So kapag meron ka nito, ikaw lang meron yan. Okay? Or you are just one of the 1,731 pieces na magkakaroon yan. So our cost now is actually $249. So for some, actually yung mga buyers na meron kami, number one, because yung watch namin is Japan Movement. Okay, plus the design, the meaning, the inspiration, the advocacy behind ito sa pinaglalaban namin na Filipino brand na to. So may mga bumibili pa rin mga kababayan natin and they are very proud. May mga buyer ako na parang influencer na sila ng mga malalaking brands, ng mga watches. Or meron din akong isang kaibigan and also our client na nagtatrabaho sa isang watch company. Pero you know what? Yun pa rin ang sinusuot niya because it will make her proud eh, na parang wait lang, what I'm wearing is hindi niyo mabibili sa kung saan-saan lang. And this one is me. That's how they define it kasi. So, yun. Actually, for some, it is so expensive. Pero to be honest, for some expats na medyo maganda ang buhay sa abroad, very affordable siya eh. So, kaya natatangkilik pa rin nila. And, ang gusto ko lang mangyari is, we are not after with the item na nabili, but we are after with yung ma-digest ng buyer, yung pinaka main purpose kung bakit, why you have that watch now. So, yun yung binibenta namin, yung idea na yun. Okay po. Mm-hmm. Sir, itatanong ko lang po yung parang kukunan. Mm-hmm. Paano niyo po sinimulan itong negosyo niyo na ito? Paano niyo minarket? Para magkano ang panimula niyo dito? Okay. Okay, so sabi ko nga... Estimate lang, sir, para hindi masyadong ano naman. And estimate lang po, roughly estimate. Mm-hmm. Well, explain ko lang muna. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, if you have a perfect business plan, hindi mo kailangan ng sobrang laking capital to start the business. So, sabi ko ito, pre-send ko siya sa isang kakilala ko na naghahanap din talaga ng anong business ang pwede niyang i-open. So, siguro roughly mga nasa 15,000 dirhams lang kasi nga kailangan ko lang yung pera for other things eh, nakakailangan din ko for the operation. Pero yung sobrang malaking kapital, yun, ang diskarte is talaga kailangan ano lang talaga, madiskarte ka na paano mo mapauo yung financer mo na okay, kailangan para siya naging realistic yung plans na meron ka para mapauo mo siya. So, luckily, ay naniniwala naman siya sa idea na binibenta ko sa kanya dati. Yun. Oh, ayan, sorry. Nakaka-off pala. Ayan. Okay. So, siya makani 15 dirhams in peso. So, oh, times 13 yata siya ngayon. Ah. So, hindi naman gaano kalaki. Yes. Pero solo hanap buhay mo ba ito, sir, or may kasosyo ka po? Paano po?
Okay, actually tatlo kami sa business na to. So ang ginawa ko is parang this is a collaborative business plan. So ang ginawa ko, since ang platform ko is ito nga yung idea, yung campaign, yung connection. So ang ginawa ko ay partnered it with one Filipina din. Okay, siya naman ang expertise niya is social media marketing. So sabi ko, okay, perfect tandem kami dalawa. So and then yung third part na partner namin is siya yung more on finances. Pero ang nagpapatakbo talaga ng business is kaming dalawa nung ni Jade ano na Pilipino din. Opo. And, sorry po ah. Kailangan ko rin po itanong kung Sige po. yun naman, meron po bang kayong, pare, pumapasok, meron pa ba kayong ganun? Parang in naman, ito ang pumapasok na pera or income dahil sa negosyo ko na ito. And sa pagiging vlogger din po, pwede po ba nyo akong bigyan ng rough estimate? Magkano po ba ang kita? Okay. Well, dito sabi ko nga ano eh, kailangan mo talaga madiskarte ka eh. Ayun. So ang ginagawa ko, i-share ko lang muna 'to. So ang ginagawa ko kasing diskarte para makaipon ako is inaalam ko yung ano ba yung mga plano ko, let's say for my family, for my daughter, para sa yung business dito sa Dubai, para sa nanay ko, para naman dito sa to nito mga expenses ko dito sa Dubai. So ang ginagawa ko is gumagawa ko ng mga projects o kumukuha ko ng mga projects na naka-assign para doon. For example, sa pag-aaral ng anak ko, so meron akong kliyente, for example, ito nga, yung cargo company. So whatever man yung earning na meron ako dyan, sa kanya lahat pupunta yon. So ganun yung nagiging diskarte ko. So kunyari, let's say, may bago akong plano, ito nga, mag-o-open ako ng, kunyari, ng business sa Pilipinas. So hindi ko siya sinisimulan nang wala akong source noon. So ang ginagawa ko is nagpo-propose ako sa mga client ko dito sa Dubai. Once na naging na-approve yun, normally kasi ang ino-offer ko talaga longer contract as influencer. Hindi ako katulad ng ilang mga influencer na one project lang, parang isa lang tapos-tapos na. Tinatanggihan ko yun. Sabi ko, what I want is a longer contract. It's because naniniwala kasi ako na kapag, alam mo yun, tuloy-tuloy yung vlog mo, my audience will have the recall and when my audience will have that trust sa brand na yun kasi nga tuloy-tuloy ko siyang ginagamit o tuloy-tuloy ko siyang pinopromote. So ganun yung nagiging diskarte. So yung kitaan for ambassadorship, to be honest, kaya kong kumita ng in dirhams, kaya mong kumita ng 12 to 15,000 dirhams per month. Kasi isang client lang pwede kang kumita ng 4,000 dirhams eh. Sa kaya ko to yan. Kaya No, this ko is for kumita. ambassadorship pa lang. Ambassador. Oo, as influencer. So kaya mong kumita ng ganun. So Okay. yun. So even si ambassador po yung parang vlogger, ganon. Yes, oo. Kasi ang ginagawa ko as ganun yung nagiging diskarte ko, bihira ako mag-vlog ng isahan lang, not unless really important. Yun. So pwede akong sige, I will support, parang if it's a support then I can do that. Pero kung talagang pag naging kliyente ko na siya, ako yung vlogger na may contract ako sa mga clients ko. So, so that's one. For YouTube naman, sa YouTube naman kasi iba-iba siya eh, per month. So, maaari kang kumita ng nasa 1,000 dirhams per month. And kasi nga, again, ulitin ko, may vlog kasi are not viral type eh. Parang informative theme kasi siya. So, my viewers are those who just wanted to go to Dubai. Kaya yung medyo hindi siya ganun kasobrang laki ang kinikita doon. But then, minsan 1,000 or 1,500 dirhams, malaking tulong talaga siya. So, yun yung sa YouTube. Oo. Pero sa business, okay, we started kasi ng January this year. So, we know naman na pumasok si pandemic ng around March. So, alam mo 'yon, yung expected na income na pwede kong kitain doon, hindi siya nagmaterialize. Though we understand na gawa nga nitong global pandemic na 'to. But still siguro in a month kasi nga we still have buyers from other country. Pwede siyang kumita pa rin ng nasa 5 to 6,000 pa rin eh. Dirhams per month ang pwedeng pumasok sa side ko. Sir, So sorry, hindi ko na ano, yung ambassador is around 3,000, tama ba? 2 to 3,000.
No, yung isang client ha, pwede kang maka-close kasi ng 4,000 isang client lang eh. So, kung meron kang tatlo or apat, that's 12 to 15,000. Well, sa akin, kuratsa ako, pero, or kuratso ako. Pero hindi ako yung tipong kumukuha ng isang project na sobrang mapapagod ako pero konti yung kita. Kaya naniniwala ako that I have to atong ito, I have to gain or at least gain some skills on certain thing na gusto kong gawin. Kasi what I want is yung pinili ko na yan na bagay, kailangan magaling ako dyan. Kaya kapag in-offer ko yan sa mga clients ko or sa possible maging clients ko, alam ko na mabibigyan ko sila ng magandang output. Kaya medyo mahal siya ng konti. So, ganun yung ginagawa ko. So, ako for as long na pasok siya sa advocacy ko, maganda siyang, kumbaga, makakatulong talaga ako sa brand na yon. Plus, maaari akong kumita. Then, ginagrab ko siya. Kasi maraming offer eh. Maraming offer na kung ano-ano na lang. Pero alam mo yung minsan, yung tipong hindi mo naman talaga sa pinaniniwalaan yung product. Parang alam mo yun, hindi ka masaya at wala kang energy to do the content. Pero kasi kung pinaniniwalaan mo talaga, alam mo kahit gabi, magsushoot ka, gagawa ka ng content sa kanila. Or gagawa ka ng mga plans na pwede mong i-share sa kanila para makatulong ka dun sa brand. So yun, so ganun ako. Gusto rin gumawa ng sarili nilang paraan o diskarte dyan sa bansang iba, di sa Pinas ka na. Well, ang payo ko sa mga kapwa OFW ko, kailangan mo talaga i-identify ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kung ano talaga yung pinaka gusto mo. Okay? Kasi nga, kapag sobrang dami mo kasing gusto at ginagawa mo yung lahat sabay-sabay, ang hirap ka umangat eh. Kasi nga, alam mo yun, na-consume mo yung energy mo eh sa lahat. So, identify mo ano talaga yung gusto mong gawin, saan ka masaya. Tapos kapag na-identify mo na yan, you need to invest something for that. Kailangan mong maging magaling sa parte na yan. So, like for example, like ako napili ko yung vlogging, so kailangan ko nag-invest ako sa mga kailangan kong mga gadgets na alam kong, alam mo yun, makapagbigay sa akin ng mas magandang mga videos. Nag-invest ako sa video editing. Nag-invest ako sa connection. Kasi nga, connection is really important dito sa ibang bansa. So, kapag nakompleto mo na lahat ng kailangan mo, then you are ready to go. Alam mo na hindi ka magugutom. Kasi meron kang skills eh. Meron kang talent na alam mong kapag ginawa mo yung isang project, for example, for a vlog, kung vlog man yung gusto mo, alam mo na may magtitiwala sa iyo at may matutuwa sa mga content na ginagawa mo. So, sa mga expat, kailangan mo lang talagang ipakita yung talento mo. Kumbaga, alam ko na ang mga Pilipino kasi kilala na humble talaga eh. But then again, sinasabi ko nga, hindi masama ang pagiging humble. Pero if you have talent, okay, ipakita mo, share, para ma-discover ka nila. Kasi 'di ba, paano kanila bibigyan ng projects, paano kanila bibigyan ng tawag nito ng opportunity kung hindi naman nila alam na may ganun kang kakayahan. So, 'yun ang message ko para sa kanila. Kaya mo mag-explain, sir. Pwede ka sa pag-ikay at marketing ganun. Oo, nagbebenta ako ng mga hindi ko gamit, hindi lang. Okay, thank you so much. Oh, now it's 11:47. Sorry, time ba tinatanong mo? Oh, 11:47. Actually, naglilipat kami ngayon sa lower floor ng building na to. Kaya yon, sige, after na lang ng interview.
po, sige po. Dito po namin kayo istorbohin. Manghihingi na lang po kami ng mga video sips po, sir, ha? Yeah, sige, no problem po. Tsaka yung photos. Yung mga day na life mo. Thank you po. Thank you, sir. Okay. Ingat po kayo. Bye, ingat kayo dyan. Sige po. Pa-pass lang konti. Okay, it's good. Recording na po? Yes, both. Okay po. Sir Juni, pakwento naman. Kailan ka po napunta ng Dubai? Dumating ako sa Dubai ng 2009, March. So medyo malamig-lamig pa dito. Parang yun yung last month ng winter. Kaya akala ko dati pag Dubai sobrang init, so medyo na shock ako na parang okay naman dito ah. So yun yung first time na dumating ako dito. Pero nakatingin ka dun sa isang camera mo, no? Eh, hindi. Yung recording camera. Nasaan yung isang camera mo? Nandito. Dyan ka tingin, sir. Dito, okay. Okay, sige, sorry, okay.